Give it to me like. Hi, my name is Anya. Please subscribe Ateoli Vlog. And my name is Victoria. Subscribe to Ateoli Vlogs channel. Bye. Bye. Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat po. Saan man punta ako kayo ng daigdig, ay magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ay si Ateoli. Nagbabalik po sa inyo guys. Meron lang po tayo na bigyan ng linaw. Pero bago ang lahat, ay nais ko pong patiin si Kuya Bang Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, Kalingap Rob, and Jack Tapia Matubang, the Kalingap wife. Congratulations again, Kalingap Rob, sa napaka-successful wedding of the year na ginawa niyo ni Jack Tapia. So, dito guys, no, meron tayong pag-usapan, paglilinaw lang po. Dahil para po sa akin, para po sa amin, na loyal kay Kuya Bal, na sinasabi nila palaging loyal sila kay Kuya Bal, no. Ito, before tayo mag-start dito guys, ito po guys ang message ko. Hindi lang po ito para sa isang tao, for general po ito, para po sa lahat. Para po sa mga darating pa po na gustong mag-sponsors, na hindi lang po ito para sa isang tao. Kasi medyo masakit para po sa amin na maliliit lang ng mga OFW, yung naririnig natin palagi na palagi si Kuya Bal ay napaka-inosenteng tatanggap lang, nagpapasalamat palagi sa mga binibigay na gustong mag-sponsor. Kuya Bal, gusto kong tumulong ng ganito. Kuya Bal, gusto kong magbigay kay ganito. Pero in the end, ilan na ba ito guys, no? Ilan na sila na pagkatapos po ay kunting-kunti lang, kunting problema lang ang sumbat nandun, ang paghahanap andun. Kasi ang pagkaalam ko, no, once na nagbigay ka ng sponsor, o bigay ka ng tulong, hindi natin tawag ng sponsor, nagbigay ka ng tulong, was na itinulong mo yan guys, huwag na po natin isumbat, huwag na po natin hanapin, yun po ang totoong nagbibigay, yun po ang totoong pagbibigay, hindi mo po hinahanap. Kaya dito lang po nakakalungkot, bigyan lang natin to guys na isang clarification, no? Yung pagkasabi dito ni Miss Angie C kay Kuya Bal na scammer, na parang in-scam na daw siya ni Kuya Bal. Kaya nakita niyo po yung ano ko, yung thumbnail ko, sumasahod sa YouTube ng millions, pinamimigay nga lang sa tao ni Kuya Bal, scammer daw, di ba? Pinahiya mo, ginawan mo ng kahiyan si Kuya Bal na hindi totoo. Ang hindi po maganda kasi yung bang dahil sa init ng ulo natin, mainit ang ulo natin, kung sino naghatid sa atin ng mga kwento, iinit ang ulo mo, meron kang kagalit, iinit ang ulo mo, tapos harap ka kagad sa kamera para mag, ano, siyempre, mainit ang ulo mo, nakita naman, nakikita naman madami, nakikita Miss Angie C. Nakikita po. Sa itsura nyo po sa reaction video nyo, sa live nyo, na hindi pa po kumpos yung galit sa katawan mo, sa ulo mo. Kasi hinihingal ka pa eh. Nahabol mo pa hininga mo. Diba? Kaya dapat sana lahat po tayo, no, once na may nagbigay, naghatid po sa atin ng mga kung anong mga kwento o naghatid sa atin ng kung anong mga balita na alam mong kinulo ng dugo mo,
pwede natin muna ipagpaliban. Liban muna tayo, huwag po na tayo kaagad humarap sa kamera. Ito lang po, no. Si Kuya Bal, alam po natin lahat. Guys, alam po natin lahat na si Kuya Bal sumasahod sa YouTube. Sa 1 million mahigit subscriber ni Kuya Bal. Wala pa po kayo, wala pa po ako, wala pa po tayo dito. Si Kuya Bal ay tumutulong na. So, alam naman natin na panood natin lahat ang live ni Kuya Bal. Sumahod si Kuya Bal sa YouTube ng mahigit 1 million. May sahod si Kuya Bal, mahigit 1 million sa YouTube. May sahod siya sa, may kita siya sa one of the. May kita din siya sa, may kita ang kita ni Kuya Bal sa one of the, may kita din kalating milyon. May kita si Kuya Bal sa kanyang FB page. May kita si Kuya Bal sa kanyang Kopimin na 80,000. Pero lahat po yun, guys, ang daming pera. Si Kuya Bal pinamimigay lahat sa mga tao. Yun pa kaya ang 200k mo, Miss Angie C. E-scammer. Pag-interesan ni Kuya Bal, mamaya po, dating po tayo dyan. Kung saan. Saan po? At ano po yung pinag-usapan? May pinag-usapan. Ang pangit lang po kasi parang hindi po maganda talaga, Miss Angie C. Ma'am na, pagbintangan niyo po si Kuya Bal in social media pa talaga na ang mahigit 1 million subscriber na tao, pagbintangan yung scammer. Parang hindi yata tama. Parang mali yata yung tugtog. Di ba? Kaya, ito guys, parang andun eh. Hindi ko emphasize kung paano ko explain sa inyo hanggat hindi natin napanood yung side ni Kuya Bal. So, panoorin po natin muna yung sinabi ni Kuya Bal, no? Kuya Bal, maiba ako. Mag-invest ako sa one of the. Ngayaan. Pero wala akong time na magbenta. Paano at pwede ba yun? Yan. March 16 po, nalaman niya about one of the. Kinag-text siya sa akin. Maiba ako, Kuya Bal. Mag-invest ako sa one of the na yan, pero wala akong time na magbenta. Paano po ba ito? At huwag mo na ako isali. Yan, oh. Sabi ko, sagot ko po, March 16 din, alas 9:52 ng umaga, invest ka na lang sa one of the at kami na maglagay ng downlines. Kaya nga po doon pumasok yung 200,000. Hindi ako nagsabi sa kanya about one of the. Tandaan niyo po yan, wala akong hinihingi pera. Never ako manghingi ng pera. Never po ako manghingi ng pera sa kanya about sa one of the na 200,000. Siya po ang unang nagsabi nito. Yan, oh. Maiba tayo, Kuya Bal. Binago yung usapan namin. March 16. Ngayon po, ang sabi niya, mag-invest siya. Mag-invest. Ha? Sa one of the. Pero po, mga kalingap, mga kaibigan, March 28, binago niya. Tingnan niyo po, March 28, binago niya. Ang sabi niya, makinig kayo. Good morning, Kuya Bal. March 28, alas 11 ng umaga. Good morning, Kuya Bal. Alisin mo na ako sa one of the, huwag na yung pangalan ko. Sabi ni Angie. Ha? Gusto ko na lang itulong. Nabago po ha, doon po sa March 16, ang sabi niya, mag-invest ako sa one of the. Sabi ko, sige, mas maganda po, ako nang bahala sa mga tao mo downlines. So, nabigay ng 200,000 through BDO. Okay, dumating yung pera. Pero po, sa March 28, pinago niya. Pinago niya po, sabi niya,
Kuya Bal, alisin mo na ako sa 150. Sabi ko sa kanya, Madam, Ma'am, o Ate Angie, nag-register ka na sa 150. Sabi ko sa kanya kasi gusto ko siya, kasi siyempre investment. Ang pinakamataas ko sa 150 po ay 7 heads. 7 account. Right? Pinasok ko siya kasi investment yan. Ngayon, mayroon akong programa dyan. 3 months program bago isaksak yung 200,000. Hindi pwede po na sa isang upuan, yung pirang 200,000, ipapasok mo. Ang tawag dyan po, mga kaibigan, ang tawag dyan, ha, ay kamada. Bawal po ang kamada sa networking. Bawal po yan. Kamadahin mo ang company. Bawal na bawal po dyan yung name ko sa 150. Sabi ko, mayaman talaga si Angie kasi ayaw niyang kumita. Kasi ang gusto niya, pantulong lang. Gusto ko na lang pong itulong sa ibang mga kasamahan kong mga vloggers na walang kakayanan na magpamember sa 150. So, mula po sa investment, March 16, pinago niya March 28 na naka-encode na siya. Na-encode siya March 18. Encode na. At sa loob po ng isang linggo, pinasa ko sa kanya ang codes. Andyan din po sa aming conversation. Opo. Binago niya po yung aming usapan na investment. Ha? Gusto ko na lang pong itulong sa iba pang kasamahan kong vloggers na walang kakayanan magpamember sa'yo sa 150. Tulong ko na lang po sa programa mo. Vloggers na walang kakayanan magpamember sa'yo sa 150. Tulong ko na lang po sa programa mo. At yung buong 200,000 sa'yo na. Ayan o. So yun guys, no, ay ito ay para po sa kay NGC. Iba po kasi yun, ang alam po namin, sa nakita po namin sa pinaliwanag ni Kuya Bal, at yun ay wala pong gawa-gawang kwento. Binasa lang ni Kuya Bal yung conversation nyo na tulong po yun, na nagbigay ka ng tulong. So, iba po yung dapat gawin po natin, ma'am. Huwag po tayo magpaano. Dito sa nakita mo, yung thumbnail mo ay gusto nyo talaga ng pahiyaan. Di ba? Yun ang nakalagay sa thumbnail mo. All I know na galit ka kay Sangkay, kay President Sangkay, or kanino pa sa iba pa mga karipa. So, dapat sila lang po talaga punterya mo kung sinong kinagagalitan mo. Sinabi mo pa nga na pinag-aaralan ko yung mga video nyo, kamo. Dapat sa pag-aaral mo sa mga video, nakita mo na yun eh, kung anong katayuan ng karipa. Diba? Pero doon pala sa thumbnail mo, gusto nyo talaga ng pahiyaan. So, ang point mo doon ay ipahiya si Kuya Bal. Ipalabas ito. Doon pa kasi nakita ko nga sa mga nag-comment sa baba. Sige po, Mama Jessie, ilabas mo na po yan. Ilabas mo po lahat ng katotohanan. Sabing ilabas lang lahat ng katotohanan. Baka nakalimutan nyo. Nakalimutan nyo po siguro talaga, Mama Jessie, na may conversation kayo ni Kuya Bal doon sa 200K. So ngayon ang nangyari dito, sino mapapahiya? Hindi lang po si Kuya Bal. Dito si Kuya Bal hindi po mapapahiya. Kasi nilabas ni Kuya Bal ang totoo na katotohanan. Kayo po ang mapapahiya. Kalakihin niyo pong pangalan niyo ang GCB sa business circle, di ba? Marami kang business. Tapos gagawa ka ng kwento na ganyan sa isang vlogger, na scammer, na hindi naman ayan maliwanag po ang sinabi dito ni Kuya Bal, na hindi si Kuya Bal nang hingi sa iyo ng pera, kundi ikaw ang nag-offer. So, dapat sana, once na ibinigay nyo na, huwag nyo pong hanapin. Maliwanag po dyan ang sinabi nyo sa text nyo kay Kuya Bal na una, investment. Pangalawa,
sa March 16, nag-usap kayo investment, mag-invest ako Kuya Bal sa one of T. And then after that, March 18, binigay ni Kuya Bal sa iyo ang code mo sa one of T. And then pagka March 28, ay nag-iba po kayo ng usapan kay Kuya Bal. Nag-iba na gusto mo alisin ang pangalan mo, ibigay na lang lahat sa mga tao, bigay mo na lang tulong sa mga kalingap na walang kakayanan para kumuha ng one of tea. So nagpasalamat po kami doon. Maraming pasalamat namin doon, no? Dahil isa po ako sa nakapanood. Kung naalala nyo to guys, na nag-live si Kuya Bal. Nang mag-live si Kuya Bal na aksidente yung ano, na aksidente yung sasakyan, na nabanggit ni Kuya Bal dun sa pag-live niya nang maaksidente ang pickup. Nasabi ni Kuya Bal na baka darating ang araw na lahat ng mga members ng Unicap na walang kakayanan, na wala pa, hindi pa nakakuha ng account sa one of T, at wala pang kakayanan para kumuha ng account sa one of T, ay mabibigyan ko po kayo. Yun ang sabi ni Kuya Bal. Dahil yun po pala guys, dito kukunin ni Kuya Bal sa 200K. Dahil sinabi ni NGC na ibigay ko na lang po yan, tulong Kuya Bal, sa mga kalingap sa Dait na walang kakayanan. So yun naman po pala, Ma'am NGC. Bakit po, anong nangyari? Nabisita ka lang ng... Ewan kung sino nagbisita sa'yo na sinasabi ni Kuya Bal na dalawa nagbisita sa'yo na pumunta sa bahay mo. Nag-iba? Naghanap ka kagad na iba ba? Hindi po yun. Sana po ay huwag niyo po gawin yun, dahil hindi po yung dalawang nagbisita sa'yo ang masisira, kundi kayo po. Kasi kayo ang nagsabi na ibibigay ko na yan. At sinabi mo pa sa'yo na yan, Kuya Bal, ang 200K. Diba? So, malaking blessing, malaking ang blessing yun na binigay nyo. Pero anong ginawa nyo? Kapalit po ng ano yun. Pinahiya nyo po, kayo po ang nagpahiya. Akala ko po ba loyal kayo? Sabi mo, loyal ako sa'yo, Kuya Bal. Sinabi mo pa, binanggit mo pa yung dalawa sa kay Kuya Bal na sobra na Kuya Bal ang pambati ko sa'yo. Below the belt na. Hindi po talaga ako, Kuya Bal, aalis sa'yo. Hello? Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Kaya, guys, ito po in general po, no? Sa mga meron pa po dyan, pero hindi naman po alam po natin, marami po talaga na solid organic sponsor si Kuya Bal, na nasa puso talaga ang pagbigay. Na pagbigay nila, hindi nila hinahanap. Dahil alam naman po natin kung saan napupunta yung pera. So, ito po guys, no, ay maging lesson na po ito. Sana ay maging aware na po si Kuya Bal sa mga tao pupunta po ng Dait. Hindi po basta-basta na lang tatanggap. Take note about Dait, pumunta na, lala ko, sorry. Kayo din po, Mama Jessie. Diba, bago ka, napumunta kayo noon sa Dait, kung naalala nyo po, ilan po ba yung subscribers nyo? Nabawasan yung subscribers nyo. What more? Maghintay po tayo. Baka sa marami po kasi pa rin ang loyal kahit Kuya Bal. Maghintay po kayo mga ilang araw lang. Baka marami pa po yan ang malagas sa inyo sa ginawa nyo. Sa akusahan nyo po si Kuya Bal Santos Matubang na scammer. So thank you guys for your watching on my video. And please don't forget to subscribe Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, Kalinga Vlog, and Jack Tapia Matubang. And of course guys, Ate Yoli's Vlog, please don't forget my channel also guys. Please support me. Dahil ito po guys, ay kahit na maliit lang tayo, ay handa po tayong tumulong sa hadikay ni Kuya Bal Santos Matubang, na hindi pa man po kami nagsasahod sa YouTube, pero nandun po ang hangarin namin na makatulong sa kay Kuya Bal sa abot ng aming makakaya. So thank you so much sa lahat po na nag-support sa Kalingap, at sa lahat-lahat po, patuloy po tayo. Huwag po natin iwanan si Kuya Bal. Huwag po tayong makinig sa mga mali
na akusasyon kay Kuya Van. Ganun lang po, guys. So, thank you. God bless. Thank you so much, guys, for watching. Bye.